Magandang araw mga kababayan. Welcome sa ating YouTube channel. Ito po si Neon Mask ng UTW United Taluni Warriors. At welcome sa isa na namang edisyon ng ating vlog. Sa episode natin na ito, pag-usapan natin yung isang magandang balita tungkol sa mass drop kung saan na tayo ay sinabihan ng ilang miyembro nito o ng isang miyembro nito mula sa ating comment section kung saan sinasabi na meron na o lumabas na yung kanilang Securities and Exchange Commission registration. Kaya naman panoorin nyo ang ating kabuuan ng maiksing video upang ating mailahad ang magandang balita na ito. So kung bago ka sa ating YouTube channel, huwag po ninyong kalimutan na mag-subscribe at pindutin na rin yung bell notification button para lagi kayong updated sa mga ganap sa ating iba't ibang mga kumpanya na ating sinusubaybayan. So huwag na natin patagalin mga kababayan. At atin nang i-check at atin nang ilahad ang mga katotohanan. So simulan natin doon sa palitan namin, mixing palitan ng komento at mga rason ng isang commenter sa ating previous vlog tungkol nga sa mass drop. So, dito ipopost ko rito mga kababayan yung aming naging palitan ng komento. Sabi dyan ni Ethel Magbutay, sabi niya, "Ba't nakatago po yung mukha nyo? Baka po ikaw yung scam. Hehehe, peace." Ayan, dyan mababasa po ninyo mga kababayan. At ako naman ay nag-reply. Sabi ko, kahit po magpakita ako ng mukha, hindi naman po mababago yung advisory ng SEC na scam at illegal ang kumpanya nyo. Yun po siguro pag-submit ng documents sa SEC ang dapat nyong asikasuhin. Peace. So dito po nagsimula yung ating maiksipalitan ng puro-kuro sa loobin kaalaman tungkol nga sa mass drop. Pagkatapos niya, nag-reply uli si Madam Ethel. Sabi niya, naayos na po ng company na ang patungkol po ito doon sa hinihingi nga natin na mga legalities ng mass drop sa pamumuno o under ng SEC. Tapos, nag-reply naman ako dito. Sabi ko, ganun po ba? Kailan po inayos? Kasi kung okay na sa SEC ang lahat ng legal documents ng kumpanya nyo, dapat tinanggal na nila yung advisory laban sa kumpanya nyo sa website nila. Ganun po ba yung sinasabi nyong naayos na? So ito po yung aking naging reply. So hanggang ngayon naman po mga kababayan ay hindi na siya nag-respond. So, ako ay nag-research kung bakit niya nasabing naayos na yung legalities ng SEC. Kaya tayo po ay nag-conduct ng munting research. At sa atin nga pong pag-research, tayo po ay nabalitaan na yung kanilang CEO ay nag-post ng certificate of registration
ng mass draft sa SEC. Ito nga po yung certificate of registration na ating sinasabi dun sa ating mga nagdaang vlog. Dito ipopost ko po sa inyo muna yung unang certificate of registration ng mass draft na dito. At ito nga po yung ating ginamit na basihan kung bakit natin nasabi na scam yung mass draft doon sa ating unang vlog. Dahil doon po sa ikatlong paragraph ng certificate of registration, sinasabi po doon na this certificate does not authorize investment solicitation and investment taking without a secondary license from the commission. So, backstory po mga kababayan, dahil nga po sa kanilang complan, sila ay tumatanggap ng certain amount mula sa mga tao, individuals, na maaaring kumuha ng franchise o kumuha ng produkto. At on the side, ay parang additional source of income na kailangan mong mag-recruit ng tao. Sinasabi nila na ito isang multi-level marketing, pyramiding, at ito nga yung naging basehan natin kung bakit natin nasabi dun sa ating unang vlog na ang mass draft ay scam. Tapos po, ngayong araw na ito, tayo nga po ay binalitaan na nakapag-comply na sa SEC ang mass draft. Kaya naman, tayo nga po tulad ng nasabi ko kanina ay nag-research na kaunti. At ito po yung ating nakita. Meron na po silang bagong certificate of registration mula sa Securities and Exchange Commission. Nandito po, ipopost ko rin dito sa gilid. So, kung mapapansin po ninyo, mga kababayan, doon po sa unang certificate, ang pangalan po ng company ay Mass Draft Marketing and Franchising OPC. At ito rin po yung mismong kumpanya kung saan nag-issue ng advisory ang SEC na hindi sila otorisadong tumanggap ng investment mula sa tao o pagulungin ang mga salapi na kanilang natanggap mula sa kanilang mga investors. Ano po ang papansin ninyo, mga kababayan? So, dun po sa ating dalawang picture na ipinost, magkaiba lamang po ng pangalan ng company. Dun po sa pangalawang picture na Certificate of Registration ng Mass Draft, pinalitan lamang po nila yung pangalan ng kanilang kumpanya sa MBM Ventures Corporation. Pero tulad din po dun sa unang certificate, sinasabi rin po dito sa pangalawang certificate na it does not authorize investment solicitation and investment taking without a secondary license from the commission. Ngayon, mga kababayan, ano ko kaya yung dahilan ng CEO upang mag-post siya at magkaroon ng press release sa kanyang mga members na sila ay nag-comply na sa SEC. Gayong ang ginawa lang naman talaga niya ay nag-apply ng panibagong pangalan ng company at hindi naman talaga nag-submit ng mga legalities, mga legal na dokumento upang mag-comply sa arituntuni ng Securities and Exchange Commission upang ito naman ay makapag-issue
ng secondary license na binibigyan ng otorisasyon ang mass draft upang tumanggap ng investment mula sa mga tao. Ito ay malinaw na panlilin lang upang patuloy na makapag-recruit ang kanyang mga members. Dahil kung inyo pong mapapansin, panigurado, dahil madali na lang sa panahon ngayon na mag-search kapag itinype mo yung mass draft marketing and franchising OPC sa Google, lalabas doon na meron silang hit o meron silang advisory mula sa SEC. At maaari itong makaapekto sa recruitment ng tao. Ibig sabihin, pag naapektuhan ang pag-recruit, maapektuhan din ang cash flow papasok sa mass draft. Kaya naman, ang pinakamabilis, ang pinaka-band-aid solution upang magtuloy-tuloy yung pasok ng pera sa kumpanya ay mag-apply sa SEC na panibagong registration, palitan ang kumpanya o palitan ang pangalan ng kumpanya at sabihin sa mga tao na kumpleto na ang legalities. Nasa ganon ay magpatuloy na sila sa pagre-recruit at magpatuloy na rin yung pasok ng pera. Pero ito ay malinaw na panlilin lang. Marahil ito yung dahilan kung bakit tayo ay nadalaw ng isang miyembro ng mass draft sa ating comment section at sinasabi nga na naayos na daw ng kumpanya yung legalities. So ito ang masasabi ko mga kababayan, lalo na sa mga miyembro ng mass draft. Kung ang gobyerno ay niloloko ng inyong pamunuan, ng inyong CEO, what more kayo na mga simpleng miyembro? So, pag-isipan ninyo kung ang gobyerno na nakakasakop sa ating lahat ay pinapaikot ng inyong kumpanya, ano pa kaya ang kaya nilang gawin sa inyo na mga simpleng miyembro? So, Neon Mask, ano ba kasi ang itsura ng secondary license na hinahanap mo? So, nandito, nag-research din na tayo kanina. Ipapakita ko sa inyo ang itsura ng secondary license mula sa SEC. Ito yung permit na nag-o-authorisa o nag-o-authorize sa anumang kumpanya na tumanggap ng investment, magpaikot ng pera mula sa investment upang palaguin ito. So, ang ating na-research ay mula sa malalaking company, tulad din ng press release ng mga maraming mga company na nag-engage sa multi-level marketing. Yung ating nahanap ay sa Double Dragon, kung hindi ako nagkakamali, at sa San Miguel Corporation. So, dito ipapakita ko muna yung sa Double Dragon. Dito, tignan nyo mabuti. At narito din yung para naman sa San Miguel Corporation. Ang totoo niyan, mga kababayan, ito lamang yung pinaka certificate. Pero kapag i-research mo siya, i-download mo yung file mula sa internet at kung i-check mo yung kanilang mga company website, ito ay binubuo ng ilang pahina ng mga papel ka-attached yung ibang mga requirements sa pagkuha nga ng secondary license. So, ito ay isang masasabi natin na mahirap na proseso dahil ito naman ay protection ng kumpanya at protection din ng mga mamimili potential investors ng mga company na ito. So, kung isipin nyo mga kababayan, kung ikaw ay isang lehitimong company na dumaan sa butas ng karayom upang makuha nga itong mga
permit at license na ito, hindi mo iisipin na ikaw ay manloko ng tao. Hindi ka magtatangka na mang-scam ng iyong mga investors dahil alam mo yung at stake. Alam mo kung gaano mo kahirap bago nakuha ang mga papeles na ito. Kaya talaga namang papahalagahan mo ang bawat piraso ng mga documents na ito mula sa SEC. So, uulitin lang natin mga kababayan, hanggang sa puntong ito na nag-press release nga yung CEO ng MasterApp na sinasabi nilang nag-comply na sila sa rules and regulations ng SEC. Pero ito isang malinaw na panlilin lang. Wala po silang secondary license upang tumanggap ng investment, mag-solicit ng investment mula sa mga tao. Kaya naman, hanggang sa puntong ito, isa pa rin pong scam ang mass drop. Maliban na lang kung sila ay makakakuha nga na kaukulang dokumento at magpapatunay na sila ay nag-comply na sa pulisiya at batas na itinakda ng Securities and Exchange Commission. So, ang pinaka maisasuggest ko na lang sa lahat ng mga kumpanya, bago pa kayo mag-start ng operation, kuyaan ay pyramiding, networking, multi-level marketing, secure nyo na po ang lahat ng mga legal documents upang maging protection nyo ito at ng inyong mga investors sa hinaharap na panahon. Dito na natin tatapusin ang ating maiksing reaction video at update tungkol sa MasterApp. So again, nagpapasalamat ako sa mga tumulong sa atin sa pag-secure ng mga documents na ito. Maraming salamat po sa UTAC o sa United, UTAC ng mga vloggers ng United Talino Warriors. Maraming salamat po. At huwag nyo kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel. Dito na po natin tatapusin mga kababayan at maraming salamat po.